Lungsod mo ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay pagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. Tayo po'y manalangin. Amang banal, pinupuri, pinasasalamatan ka namin sa araw na ito dahil muli mo po kaming tinawag upang dakilain at sambahin ang iyong pangalan. Ikaw nawa ang mamayani sa panambahang ito, gabayan mo po ang koro at ang magbibigay na mensahe sa araw na ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Para sa ating tawag pagsamba, dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula parang lumakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo na ang mga ito'y tumawid. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila anak sa kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito'y bagamat may mabuting patotoo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako. Tayo pong lahat, ito natin ang ating patuloy.
Amen. Dahil sa kagalakan, Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning. Kumusta na po kayo? Eh parang wala na laman yung kumusta. Kumusta na po kayo? Pinagpapala po tayo ng ating Panginoong Diyos. Kami dito sa St. Paul ay patuloy na ipinapaabot namin sa inyong lahat, saan man kayo naroroon in this worship service. At kayo ay bahagi ng pananambahang ito, ipinapaabot namin sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, saan mang kayo naroroon on this live streaming. At ang pagpapalat, biyaya ng ating Panginoong Diyos ay kasama ninyo dahil kasama namin dito sa St. Paul United Methodist Church. Ganun din, ipinapaabot natin at kasama natin ngayon sa pananambahan yung mga Torres families sa Bulacan. Sa araw na ito, ay ipinagdiriwang nila at ipinagdiriwang natin ang isang taong paglisan ni kapatid na Roy Torres na ngayon ay kasama natin. Sila'y nag-i-invite online at mamaya ay meron kaming ugnayan for the online, pero sila'y kasama natin ngayon dito sa pananambahang ito on the live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Bulacan, sa mga Torres family, sa isang taon na dumating sa buhay ni Tatay Roy, ni Kuya Roy. Kami dito sa San Pablo ay sasamahan po namin kayo in prayer for the celebrations of a year sa buhay ni kapatid na Roy Torres. Let us pause in a while for a year celebration in heaven of Brother Roy. O dakila daming Panginoong Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat kami sa buhay at pananampalataya na taglay ni kapatid na Roy Torres na ngayon ay nasa piling mo na. And the whole family of the Torres family are celebrated with us in this online service, asking for a prayer and thanksgiving for the life of their loved ones. Nasama-sama kami in this prayer to give thanks unto your name dahil ikaw ang nagbigay sa kanya ng bagong taon na paglisan sa kanyang mahal sa buhay at paglisan sa amin. May you continue to bless the Torres family. Hindi man namin sila kasama in this face-to-face service, ngunit kasama namin ngayon sila in this online service, in this live streaming service, that we will pray and give thanks in honor of the faith sa buhay ni kapatid na Roy Torres. May you continue to bless the family of Brother Roy na ngayon ay hindi lamang sila nagdadalamhati, kundi ngayon ay nagdiriwang at patuloy na magdiriwang kami sapagkat ang nangyari sa aming kapatid na si Roy Torres ay dahil sa pag-ibig na iyong iginawad sa kanya. Thank you so much, dear Lord, for this live streaming worship service that we include the family of the Torres family na wala man sila dito sa loob ng simbahan, pero kapiling naman sila namin sa pagsambang ito. Samahan niyo kaming lahat para ipagpapatuloy namin ang pagsambang ito. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin ang ating mga kapatid na makakarating sa kanilang mga kaarawan. Today, we greet Brother Randy Hilario, to Sister Mary Louise Benedicto, to Sister Rinlin Balaguer. Tomorrow, we greet Brother Junko Michelle Maliwanag and Jocelyn Baltasar. And on Tuesday, 16, we greet also Neil Fajardo
And then on Wednesday, we greet brother or si anay kapatid na Church Hill Basan and Joshua Mariano. And on 18th Thursday, we greet also brother Aaron Pineda, and on Friday to brother Noel Gutierrez and Ate Gigi Garvacio. May the blessing of the Lord be upon you as you celebrate your birthdays and special days sa inyong mga buhay. Mga kapatid, patuloy yung ating confirmation mamayang hapon. At patuloy nananawagan ako sa mga bata, ages 12 hanggang pataas. Kayo ay, this is the second Sunday for the continuity of the confirmation class. Kaya patuloy nananawagan ako. Kung hindi pa kayo nakapag-enroll, mag-enroll na kayo kay Pastor Noel dahil siya ang director dito sa confirmation natin. And also the membership class. Nag-umpisa na po nung Saturday. At meron pong 19 na dumalo ng membership class. At maraming salamat po sa mga dumalo. At kung gusto ninyong dumalo, magparehistro po kayo. At kung kayo naman ay miyembro dito, dumaan na kayo sa membership class, register it so that I will handle the reaffirmation o yung recollections ng inyong membership na nangyari sa inyo decades ago na matagal ng panahon. At maganda yung mag-refreshment class po tayo. Mag-registered lang po kayo. Patuloy din na nananawagan ako, every Sunday I would like to invite all membership, professing members, to join the St. Paul visiting team. This is not a particular committee, this is not a particular individual, but this is a calling for your pastor to join the visiting team sapagkat lahat ng mga miyembro ay miyembro ng visiting team. Maganda po, lumalabas na po kami, nakakalayo na po kami. And this coming September, nakaplano po kami na ang visiting team ay pupunta sa Pasorobia, Pampanga, ay Pangasinan. And then we go direct to the Villaruel in Baguio, and the rest of the membership na malalayo na sa atin ay yan na po ang tinatarget namin. Kung gusto ninyong sumama, join us and register for this visiting team. At pagkatapos nun, kung saan man lupalop ng Pilipinas, o kung kaya nating abutin, ay pupuntahan natin lahat ng mga miyembro because that is our role as a membership of this church and as a role of your pastoral ministry sa amin dahil ito ang pinakamahalagang ministry ng mga pastor, caring and visiting those who are members na malayo na sa atin. Register lang po at talagang pupuntahan natin saan man tayo makakarating. At natutuwa ko dahil, mga kapatid, meron akong dalawang sasakyan na nakaready dyan. Register lang. Yung sasakyan ko ang ginagamit namin. Register lang. Para kung kulang yung isa gagamitin natin. Dalawang sasakyan. Pangatlo yung sasakyan ni Richie. Kung marami tayo, sasakyan ni Richie rin ang gagamitin natin. So I will continue to invite you all, join the visiting team. At ang panghuli, mga kapatid, malapit na po yung ating anniversary. Yung mga alkansya na nandyan sa likod, kung hindi pa kayo nakakuha dito sa alkansya, kumuha na kayo para ito naman ay magiging napakaganda kasi na paghandaan natin yung mga bagay na may kaugnasyan sa Thanksgiving natin. One, prepare for the alkansya and wallet, and syempre of course, prepare for yourself for the coming anniversary ng ating iglesia this coming October. May the blessing of the Lord be upon us as we continue in this worship service. Let us pray. Patuloy ka naming pinasasalamatan, dakila naming Panginoon Diyos, sa iyong pag-ibig at biyaya na hindi namin kayang mapanghawakan. Ang pagpapala mo sa amin sa nakaraang ilang linggo na nagdaan ay lubos-lubos. Dahil nararamdaman namin ang mapayapang buhay na kalob mo sa amin in spite of these current situations. Sa kalagayan ng bansa at kalagayan ng bayan namin. Pero napakasaya pala na humarap ng mga ganitong sitwasyon ng bayan kung meron kaming Diyos. Kung meron kaming pananampalataya ay panatag kami. Hindi kami pinababayaan ng iyong anak na si Jesucristo. Dahil lagi naming nararamdaman ang patnubay galing sa inyo. And today as we celebrate the continuity of an stewardship month, we celebrate for your goodness that you have been given for all of us. Binigyan mo kami ng hindi namin kayang bilangin na pagpapala.
And this Sunday worship, dear Lord, we offer ourselves as the highest offering bilang pagkilala namin sa inyong kabutihan sa amin na hindi nagmamaliw. Dahil pinagagaling mo kaming lahat sa mga karamdaman, binibigyan mo kami ng aming mga pangangailangan sa mga panahon na walang wala kami. Binibigyan mo kami ng patnubay samantalang kami naglalakbay at binibiyayaan mo kami ng isang mabungang profesyon na ibinigay mo sa amin. Dahil ikaw na aming Panginoong Diyos, ang nangako sa amin na hindi mo kami pinababayaan. At last, let us receive your blessing, dear Lord, in this worship service, na sana nasa amin na ang biyaya. Hindi pa man naming binabanggit, o Diyos, ay ibinibigay mo na sa amin sapagkat hindi ka nagkukulang sa aming mga pangangailangan sa buhay. Naalala namin ang aming mga kapatid, o Diyos, na malayo sa amin, na nasa ibang bansa, o nasa ibang bayan ng aming bansa. Yung mga kapatid namin na pansamantalang umalis sa kanilang mga pamilya dahil sa iba't ibang mga bagay na ginagawa nila in celebration of your goodness. I pray over them that you will continue to protect and guide them whatever they do, kung ano man ang kanilang mga gagawin at ginagawa. May your presence and blessing be upon them. And as we continue this worship service, dear Lord, allow us and invite you, dear Lord, in our midst and in our heart, that in this worship service, it is indeed a celebration of your faithfulness and love. And therefore, we prepare our heart and mind so that no matter what happened or no matter what the words spoken in this worship service, and even the choir, dear Lord, and all of us here as a fellowship of believers, whatever we spoke, whatever we hold the hand over to the other hand, whatever conversations that we do in this worship service and today, it is indeed you are the one to speak over us. Bless this worship service and also bless the Torres family. And this is our prayer through the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven. Amen and amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Thank you.
Salamat Panginoon sa mga tahanan na sumandali po naming iniwanan na naroon po ang aming pagtitiwala at pag-iingat mo rin sa aming pamilya. Kalakip na mga kaloob na ito, Panginoon, ang paglalaan po namin na mas mapaayos at mapaganda pa ang inyong sanktuaryo sa dakong ito. Pagpalain mo ang mga anak mo na kaisa sa pangarap na ito, higit mo pang samahan at gabayan sila sa kanilang mga bahay na kanlungan nila sa lahat ng panahon. Salamat po sa kanilang buhay sa pagkakaloob na katulad nito para sa inyong sanktuaryo dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan, ito po'y matatagpuan sa Isaiah, Kabanata 5, mga talata mula 1 hanggang 7. At ito po ang sinasabi, awit tungkol sa ubasan. Ako'y aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanya ubasan. Merong ubasan ang sinta kong mutya, sa libis ng mundok na lupa'y mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at sa katinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito, ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipang munga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas na ubas ay ubas na ligaw. Kaya't ano ngayon? Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, taga Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y namamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito at hahayaan kong ito'y mapasok at silain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sanga at dahon labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito at pati ulap ay utusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ay bayang Israel at si Yahweh naman ang siyang magtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas at kanyang hinihintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangaapi ang ginawa. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Bagong Tipan, sa Ebanghelyo, sa pagkakasulat ayon kay Lucas, Kabanatang 12, mga talatang 49 hanggang 56. Napalito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y napalito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo agad na uulan at ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan ay sinasabi ninyong iinit at nagkakaganoon nga. Mga mapagkunwari, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit, ngunit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda na kasalukuyang panahon. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
Maraming salamat po sa mga koro. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoong Diyos? Salamat po, nakakataas balahibo yung inyong mga awit na ibinabahagi sa amin. Kung meron kayong mga dalang mga Biblia, makipagbuklat po kayo sa akin at magpapanimula po tayo sa mga talatang ito. Ang mensahe po natin ay kabuuan ng Lucas chapter 12. And then I will conclude on the text that read by Pastor Noel mamaya. I summarize the chapter 12. Naparito ako upang magdala ng apoy o itataas natin. Maging handa kayo lagi at manatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tulad kayo sa mga liping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila ang pinto. And it follows the reading by Pastor Noel Masinda. Tayo sumandaling manalangin. Dakila naming Panginoong Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan na inyong ginawa sa amin dahil pinagsama-sama mo kami sa inyong iglesia upang ibahagi namin, O Diyos, ang aming pagpuri at pagpapasalamat. At muli din naming pakinggan ang inyong mga salita na ito ang magiging daan at palatuntunan ng aming buhay para lagi kaming handa. Tunghayan mo ang aming mga puso, magsalita ka sa bawat isa sa amin at mapapakinggan namin ang inyong mga salita. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang kagalakan na muli nating nasilayan si Nanay Nori. Thank you so much to the Lord na muling ibinalik ng Panginoon ang kanyang lakas para muli nating makapiling si Nanay Nori. Nanay Nori, 2 Sundays ago, maaga silang dumating dito. And then all of the sudden ay hindi naging maayos at maganda ang katawan ni Nanay Nori. And prior to the beginning of the Sunday school, they went to Mary Johnson dahil hindi naging maayos ang katawan ni Nanay Nori. Purihin ang Diyos at palakpakan natin ang ating Panginoon sa lakas na dumating kay Nanay Nori. Thank you, Lord. Sa pagdiriwang ding ito ay kasama din natin ang mga Torres family na nasa Bulacan. They invite me, pero sabi ng mga ibang mga pamilya, dahil dumadami sa kanilang lugar ang infected, join na lang kami, Pastor, on your live streaming at makibahagi kami mamaya pagkatapos for a prayer and thanksgiving sa pamamagitan mo. Kaya mamaya meron din patuloy na ugnayan. It is indeed that today we are celebrate, not only that we continue to celebrate a stewardship month, but it is indeed ay ipagpapatuloy natin na aralin ang Kabanata 12 ng Lucas. This is the last Sunday that we hear chapter 12 of Lucas. Tatlong linggo na pinag-usapan in the lectionary ang Lucas. At bahagi sa mga pinag-aralan natin sa Lucas ay yung paghahanda natin sa ating buhay. Parang pumapangit ang sitwasyon natin sa buhay. Did you agree on me? Agree ba kayo sa akin? Na parang tumitindi. Dok, ano? Akala ko tapos na ang COVID-19. Akala ko tapos na ang Ukraine and Russia. Pero dumating uli ang Taiwan to China and bingled by the Americans. At ngayon, latest, Israel naman, binomba ang Palestine. Sa madalit sabi, ang mga palatandaan na sinasabi sa Biblia ay palatandaan na parang lumalala pa. Lumalala ang mga palatandaan.
Yung mga sakit ay lalong merong sakit uli na dumarating. Ngayon, usong-uso ngayon yung, hindi lamang dengue nung nakaraan, fax naman, ano? Yung bulutong. Bulutong naman ngayon. At bumabalik na naman ang COVID-19. Kaya tayo lahat ay mag-ingat. I'm telling this warning sa inyo because this is the lesson for the chapter 12 of Lucas. Maganda. Maganda kayo lagi. Huwag ninyong patayin ang ilawan ninyo. At sa pagpapatuloy ng ating aralin at tatapusin natin ang kabanata 12 ngayon, makikita natin sa mga nakaraang talata na aking binanggit na hindi maliligtas ang mga taong tulad ng mga dinananalig sa Diyos. Palagay ko naman, nananalig naman tayong lahat dito, no? Ewan ko kung hindi. Ewan ko, meron bang hindi nananalig na nandito? Kaya kayo nandito dahil kayo nananalig, di ba? Ayan ang chapter 12, eh. Kailangan banggitin ko ito because that is part of chapter 12 as I summarize this chapter 12. All na maliban lamang doon sa mga taong ang kanilang pinagkakaabalahan ay hindi tungkol sa mananalig, ay hindi naman sila maliligtas. Pero palagay ko, tayong lahat dito ay merong pananalig sa Diyos. Pero kung minsan, usisahin mo nga ang puso mo, sabihin mo nga sa sarili mo, nananalig ako sa Diyos. Sabihin nyo nga ninyo sa sarili nyo, nananalig ako sa Diyos. Ay, wala eh. Eh, hindi nga kayo nananalig eh. Ayaw ninyo, naiiyak kayong bumanggit. Sabihin nga ninyo sa inyong o sa katabi ninyo, sa inyong mga asawa, nananalig ako sa Diyos. Isigaw ninyo. Ayan, amen to that. Eh kung nananalig ang mga taga San Pablo, bakit bakante yung mga niya, no? Ang daming mga bakante. Ang daming mga bakante. Natatawa ako sa mga bakante. Joke lang ha. Pero ito kasi yung kabanata 12 eh. Kailangan, pagka i-summarize natin ang 12 ng Lucas, eh makita natin at makita natin talaga ang kabuuan ng kabanatang ito. Alam niyo, malapit na ang second coming. Do you agree on me? Naniniwala ba kayo na malapit na ang pagdating ng Panginoon? Amen? Amen. Pero more than 2,000 years ago, this is the topic of then. Kaya yung mga Hudyo nga, nagkaaaway-away yung mga Hudyo dahil sa kanilang paghihintay, wala namang dumating. Ang dumating si Kristo, eh, hindi naman nila pinaniniwalaan si Kristo, yung mga Hudyo. Ang second coming or itong pagdating ng Panginoon, ito yung sukdulan at pagtatapos ng kasaysayan ng tao. Nagbigay si Jesus ng ilang mga utos sa atin para bigyang halaga ang pangyayaring ito in verse 35 of Luke. Maging handa kayong lagi. Or stay dressed for actions. Stay dressed for action. When you stay dressed in action, eh kailangan ang damit mo. Kahit anong virus, hindi makakapasok. Kailangan ang damit mo. Kailangan ang damit mo. Eh talagang bakal na bakal para walang makapasok. Pero hindi ibig sabihin naman, nagdadamit kayo ng bakal ha. Ang ibig sabihin, when this text, stay dressed for actions. No one can touch you because you live by Christ and you live by faith. Isa itong idiom sa kultura nila na tumutukoy sa pagsusukbit ng laylayan ng kanilang damit para ready na tumakbo, ready na magtrabaho, ready na lumaban sa anumang pagsubok na dumarating. At panatilihing maliwanag ang kanilang mga ilawan in verse 35 of Luke. Kapag patay na ang ilawan, wala nang dapat gawin kundi matulog at magpahinga. Kaya kapag kayo'y walang pananampalataya, katulad kayo ng ilawan, napatay, wala na kayong ginawa kundi matulog. Wala na kayong ginawa kundi magchismisan. Wala na kayong ginawa kundi magsiraan. Wala na kayong ginawa kundi ako na lang. Ako ang tama. Ako ang masusunod. Ako ang masusunod. At panatilihin ang mga bagay na may kaugnayan sa buhay na gising. Alam nyo,
kumisan tulog din ako. Mahilig akong matulog na pastor eh. Pagka alauna, kailangan matutulog ako eh. Kaya kailangan hanggang alas dos. 1 to 2, alam ito ng mga lagi-lagi na nasa simbahan. At pagka nagising na ako, dress na ako ulit ng isang masayang dress at malakas na pangakatawan. Why? Dahil handa ko uli ang aking katawan na humarap sa mga pagsubok sa anumang bagay sa buhay na ito. Isang uri ng alipin sa panahong iyon ang tinatawag the stewards. We go back to the next chapter of this Luke. Tatlo yun eh, nabahabahagi. Isang uri din ng alipin sa panahong iyon ang tinatawag na stewards o household o manager o katiwala. Tayo ay dapat na maging tapat at matalinong katiwala. Kanina, maganda. Ngayon naman, matalinong katiwala. Did you agree on me? Matalino ba kayong katiwala? Walang sagot eh. Did you agree on me? Matalino ba tayong lahat na katiwala? Amen. Amen. Mamaya, pagdating natin din sa dulo. Kung agree tayong lahat na tayo'y tapat at matalinong katiwala na sa pagdating ng Panginoon ay tulad ng isang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin, di lang tayo dapat maging handa at sabik sa pagbabalik niya, kundi tapat sa pagsunod sa Kanya habang tayo ay naghihintay. Brothers and sisters, we must be ready for our Lord's return and faithful habang tayo'y naghihintay. Tapat tayo habang tayo'y naghihintay. Alam nyo, yung mga boksingero, bumalik tayo sa Pacquiao, ha? Si Pacquiao, gusto ko eh. Pero nung kumandidatong presidente, nawala na. Tingnan natin si Pacquiao at makakapulot tayo dito kay Pacquiao. Hindi madali ang paghahanda na ginagawa ni Pacquiao. Hindi rin madali ang maging focus sa training ni Pacquiao. Sa buhay din natin ngayon, maraming mga distractions at iba pang mga responsibilities at mga relationship problems in our family, in the community na sumisira para tayo maging focus. Alam nyo, kay Pacquiao, hindi lamang yung pera ang kanyang konsentrasyon na matatanggap o guaranteed na pera ang kanyang pinaghahandahan, kundi ang mahalagang pinaghahandahan ni Pacquiao o sino mang mga boksingero ay yung motivasyon sa kanya na maibalik ang dignidad niya bilang isang boksingero. Nung binabasa ko ang kalambuhay ng mga boksingero, secondary lamang pala yung pera. The most important to the boxers is that maibalik yung dignidad nila bilang boksingero sapagkat sila yung mga fighter at ayaw pala ng mga boksingero na matalo because they are a fighter at ito yung ginawa ni Pacquiao sa kanyang buhay. Mas mahalagang motibasyon sa kanya na maibalik ang dignidad at para din sa atin para maging masigasig sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. We need so much a motivation greater than winning a renowned round in a fight. Kaya allow me to say something about this. Kailangang maghanda tayo sa pagdating ng Panginoon sapagkat first, Jesus will return. Babalik si Jesus. Our Master, the Lord Jesus, will return and this is the good news. Kailangan nating marinig sa kabila ng mga masasamang balita na nangyayari ngayon sa buhay natin sa pangkasalukuyan. Alam na natin ang mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan ng buhay ng tao at ng buhay ng mga mananampalataya. Hindi lingid sa atin na tayo ay kasama rito sa kalagayan ng buhay. Kaya kailangang maghanda tayo sapagkat babalik si Jesus. Pero ang tanong, ano kaya o anong klase ang kanyang pagbabalik? Makikita natin ito sa mga pagsasalarawan ni Jesus sa teksto tungkol sa kanyang pagbabalik. Ang kanyang pagbabalik, yung unang binasa kanina, si Hebrew o sa responsive reading in chapter 11. A lot of people in the old faith
Simula kay Abel hanggang sa mga sumusunod, lahat ng mga binanggit in chapter 11 of Hebrews, sila'y mga mananampalataya. Isinabuhay nila ang mananampalataya, pero hindi nila nakamta ng katagumpayan ng kanilang pananampalataya in verse 29 hanggang sa dulo, sapagkat merong higit na mas maganda. Ano yung mas maganda? Darating si Kristo para sama-sama tayong sasalubong sa pagdating ni Jesus. Mga kapatid, matatagalan ang pagdating ni Jesus. At least sa pananaw natin, darating si Jesus sa kalagayan natin sa pagdating ni Kristo at ikinumpira tayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. Ang kasalan kasi sa panahon nila, di tulad lang sa ngayon. Ngayon kapag umattend ka ng kasalan, pagkatapos ng kasal at pananghalian, babalik ka na. Pero nung unang panahon, ang kasalan ay umaabot ng ilang mga araw at pinaghahandaan nila ang kasalang ito. Hindi basta-basta ang kasalang dinadaluan ng mga unang tao sa unang panahon, sapagkat pinaghahandaan at nagkakasama sila sa ilang mga araw sa pagdiriwang ng kasalan noon. Pero hindi ibig sabihin na ang pagdating ni Jesus ay mabagal ang Diyos. Hindi yan ang konteksto sa chapter 12, na ang pagdating ni Jesus ay mabagal. Hindi yan. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw sa Kanya ay 1,000 sa atin. Na ang ibig sabihin, ang pangako ng Diyos dito sa mga talatang ito, kailangan maghanda ka sapagkat hindi mo alam kung kailan darating si Jesus. Walang katiyakan ang pagdating ni Jesus. Ang katiyakan lamang, makakakita ka ng mga simbolo. Ang katiyakan lamang ay merong mga dumarating na hindi mo inaasahan. Ang katiyakan lamang, ang sigurado lamang, ang pagdating ni Jesus ay yung nakahanda ka sa iyong sarili at anumang pagsubok na dumating, handa ka at sasalubungin mo sa Jesus dahil nakahanda ka. Pangalawa, in chapter 12 is this, your master will reward you. Yung pagdating ni Jesus ay gagantimpalaan ka ng Diyos. Dahil nakikita at makikita ng Diyos ay yung katapatan sa Kanya. Makikita ni Jesus kung ano ang ginawa mo sa buhay na ito. At sa Kanyang pagdating, ito yung Kanyang ibibigay sa iyo. Your master will reward you. Gagantimpalaan ka ng ating Panginoon. Sa anong paraan? He will give you a honor beyond what we have now. Bibigyan ka ng isang dignidad, isang buhay na kalugod-lugod, at ito ay mararamdaman mo lamang kapag ikaw ay naghanda at kapiling mo ang Diyos sa buhay mo at nanatili kang tapat na mananampalataya. The Lord will give you an honor beyond what have now. Alam nyo, hindi ba ninyo nararamdaman na kahit walang-wala kayo sa buhay? Hindi ba ninyo nararamdaman at nakikita ninyo sa inyong mga sarili na kapag kayo'y merong mga karamdaman at ipinanalangin ninyo sa Diyos, pagagalingin kayo? Hindi ba ninyo nararamdaman na kahit anong hirap ninyo, kung merong naman kayong Diyos at laging handa ang sarili ninyo, merong kayong kapayapaan sa buhay sapagkat yan ang Kanyang pangako, oh, He will give you an honor beyond what we have now. Naiiba ka sa ibang mga tao sapagkat para sa mga mananampalataya, ang Kanyang pagbabalik, kapiling na natin si Jesus para maramdaman mo ang gantimpala ng buhay na ibibigay Niya sa mga tapat na lingkod. At ito yung inyong mababasa at matutunghayan in chapter 12. And last, we go to our theme this morning. Third, your master is in relationship with you now. Ang Panginoon ay meron ng relasyon sa inyo now. Alam niyo yung text na ito, this is a very controversial text. Ang controversial text na ito, sabi sa talata, yung ating basihan ngayon, darating si Jesus para wasakin ang pamilya. Pero titignan natin kung anong ibig sabihin nito as we conclude chapter 12. Oo nga, napakahalagang motibasyon ng pagdating ni Jesus at ang mga gantimpalang naghihintay sa atin para tayo matiyagang maghintay at manatiling tapat sa Kanya. Pero ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang ngayon, kundi para sa kinabukasan, in a present reality,
Jesus is our master in relationship with us now. Alam niyo, nag-report yung statistic. At maraming mga pamilya ngayon ang nawasak. Maraming mga magkakaibigan na hindi na nagkikibuan. This is a new report of the statistic. Dahil ito'y gawa ng politika na nangyari sa atin. Hanggang ngayon, hindi pa rin naayos ang gusto na ginawa ng politika. But in verse 51 and 53, allow me to read on this. Akala ba ninyo'y naparito ako pang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, hindi kundi pagkabahabahagi. Mula ngayon ang lima sa isang sambahayan ay mahahati, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Ang ina laban sa anak na babae, at ang anak na babae ay laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae, at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. This is a very controversial text in this chapter. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Totoo ngang si Jesus ang nagbubuklod sa pamilya. Tulad ng nararanasan ng marami sa atin ngayon, iyon ay kung ang buong pamilya ay nakay Jesus. Ulitin ko, kapag ang pamilya ay nagbubuklod ng pagkakasundo kay Kristo, mabubuo ang isang pamilya na maayos. Pero kung hindi, kung ikaw lang ang Kristiyano at mananampalataya, sa halip na kapayapaan, magkakaroon ang hidwaan at dibisyon ng buong pamilya. Tulad din ng nararanasan ng ilan sa inyo at sa marami nating mga kababayang mga Muslim na mga mananampalataya. Ang tanong, bakit ganoon? Nasaan ang encouragement sa atin noon? Na kung ang totoong Kristiyano, Jesus, sinasabi natin, Jesus is our greatest love. Because of that love, it looks like a disciples. But in the context of this, if we are a Christians, the other part of your family, not a Christians, magkakaroon ng division. Sapagkat hindi nila pinaniniwalaan si Kristo sa kanilang mga buhay. And this is our rule. Kaya nga dumating si Kristo. Dumating ang ating Panginoong Diyos para makipagkasundo at makipagrelasyon sa atin. At kapag nakipagrelasyon sa atin, sa ating mga pamilya na hindi naniniwala kay Kristo, ito yung tungkulin mo para ayusin at buuin mo ang pamilya mo sa pangalan ni Kristo. At kapag hindi sila naniniwala kay Kristo, isabuhay mo si Kristo at masasalamin sa mga pamilya mo na hindi naniniwala kay Kristo at magkakaroon ng tunay na kahulugan ng relasyon na pagdating ni Kristo. Kaya nga ito yung dahilan kung bakit dumating si Kristo. Ito yung dahilan kung bakit napako si Kristo sa cross. Ito yung mga dahilan kung bakit mahigit 2,000 taon na ay hinggat ngayon. Sa Israel ay hindi pa rin nila tanggap si Kristo sapagkat hindi nila pinaniniwalaan si Kristo. At maging sa inyo, sa inyong pamilya, kapag wala si Kristo, magkakaroon kayo ng dibisyon. Kapag hindi sila naniniwala kay Kristo, magkakaroon na hindi pa magandang pagkakaintindihan at mawasak ang pamilya. Ang sabi doon, ama laban sa anak, anak laban sa ama. Ama laban sa ina, ina laban sa anak. Ang konteksto nito, ang pagdating ni Kristo sa iyong pamilya at kapag merong Diyos ka sa iyong pamilya, ikaw ang gagawa ng kaparaanan upang ang nawasak na pamilya ay mabuo sapagkat si Kristo ang bubuo ng pamilya na nawasak. Ano mang pagmamahal o satisfaction na hinahanap natin sa tatay, o hinahanap natin sa nanay, o hinahanap natin sa asawa, o hinahanap natin sa mga kapatid na hindi natin mahanap. Kapatid, kay Kristo mo mahahanap ang satisfaction sapagkat si Kristo ay unang nakipagrelasyon sa atin. Tanggapin natin ng buo na may katapatan sapagkat sa una at pangalawang bahagi ng Lucas chapter 12, pinaghahanda ka, maging tapat ka. Dahil ang pagdating ng relasyon ni Kristo, gagamitin mo ang sarili mo para mabuo ang pamilyang nawasak sa iyong tahanan. In verse 54 and 56, sabi sa mga talatang ito, kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanlungan, naroon kasi ang dagat, sinasabi ninyo agad na uulan at ganun nga ang nangyari, at kung umihip ang hangin mula sa katimugan,
ay sinasabi ninyong iinit at nagkakaroon nga mga mapagkunwari, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi ninyo nauunawaan ang tanda ng kasalukuyang panahon? Ito ay konteksto sa mga Hudyo nung sinusulat ang talatang ito. Lalo sa mga relihiyosong mga leader na mga Hudyo na hanggang ngayon ay di kumikilala kay Jesus bilang Mesiyas. Ang ipinangakong haring tagapagligtas ay hindi nila pinapaniwalaan sa kabila ng mga tanda, sa kabila ng mga miracles, sa kabila ng mga nangyayari sa lipunan, sa kabila ng mga nangyayari sa bayan. Ngunit dito ipinakita ni Jesus na siya ang Mesiyas at ang kaharian ng Diyos na dumating. At hindi rin nila pinaniniwalaan ito. Naghihintay sila ng pag-asa na darating ang magliligtas sa kanila mula sa mga mananakop na Romano, pero di nila kinilala si Jesus. At tayo ngayon, pinaniniwalaan natin because Jesus is our hope, our only hope, lalo sa mga na-oppress, lalo sa mga abuses, lalo sa mga brokenness, ang nararanasan natin ngayon. May pag-asa tayo sapagkat dumating si Kristo na nakipagrelasyon sa atin. And in last verse of this chapter 12 and 57-59, ang wikaroon, bakit hindi ninyo mapasyahan kung ano ang tamang gawin kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong magipagkasundo ka sa nasasakdal sa iyo bago dumating sa hukuman, and so on and so forth. This is a guidelines so that hindi magiging masira ang pagdating na nakipagrelasyon si Kristo sa atin. Kung merong nakagawa na hindi maganda sa iyo, inutusan tayo sa talatang ito, go to that person at makipagkasundo ka. Huwag mong hintayin dahil hindi mo alam kung anong pagdating ni Jesus. Bago dumating si Jesus, puntaan mo na yung taong hindi mo kasundo. Puntaan mo na yung mga taong tila baga ikaw ay ari o reyna, kundi doon ka na, magpakumbaba ka na at aminin mo na, kapatid, patawarin mo ako sapagkat hindi natin alam. Baka mamaya, kahit dahil nandyan na ang mga sinyales, baka mamaya darating na si Jesus. And as I end on this chapter 12, Jesus is the center of this chapter 12. It is the cross of Jesus. This is the center of this text. It is the cross of Jesus. The gospel of Jesus is the key to all of this. Kaya sabi niya in verse 49, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. Maaring ang apoy dito ay fire of judgment. Mga kapatid, huwag ninyong iliteral ang tekstong ito. Maaring ang apoy dito ay fire of judgment para sa mga unbelievers. O dili ka na, kaya naman, ito'y para sa mga naniniwala kay Kristo. This is a word of purifications. Either way, both of them. Pareho namang nangyari yon sa pagdating ni Jesus. And if you reject His work on the cross at sabihin tayo ang gagawa para sa sarili nating kaligtasan, kapatid, you judge by own selves. Pero kung sabihin mong tanggapin at tinanggap mo na at isinabuhay mo na may katapatan si Kristo, maharahil ang ibig sabihin nito, you experience God's mercy. Huwag ninyong itiral ang tekstong ito. Kung hindi ka naniniwala kay Kristo, apoy ang tatanggapin mo. Pero kung naniniwala kayo kay Kristo, isang biyaya at habag ang ibig sabihin nito. His death on the cross guaranteed this, the Lord's Supper. Ipinahayag niya ang kanyang kapatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. His death guaranteed the rewards we will get. At kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niyang ibibigay ang masagana sa atin ng lahat ng bagay. And His death secured our relationship with Him, that He will spend eternity with Him. We will reconcile to God by the death of Zion. Brothers and sisters, prepare, be faithful. And the Lord Jesus Christ came for a relationship, and the center of this all is the cross of Jesus. The cross of Jesus.
manatili nawa tayo na masusumpungan tayo ng ating Panginoong Diyos na tapat at lagi tayong handa at isentro natin sa puso natin si Kristo sapagkat ito naman ang bumubuo ng buhay natin. Next Sunday, we talk about chapter 13 and at the last part of the chapter 13, I will summarize it para makita natin ang buong kaganapan ng buong chapter 13 of Luke. And therefore, the blessing of the Lord be upon us as we conclude the whole chapter of chapter 12. Let us pray. Dear Lord in heaven, thank you so much for a beautiful morning and a beautiful message that you have been given for all of us for the whole chapter 12. May we center ourselves in preparation for your coming. Masusumpungan mo nawa kami na maging tapat sa aming buhay pananampalataya at makikita namin na ang iyong pagdating ang nagbigay sa amin ng relasyon ng pag-ibig kay Kristo at ang sentro ng lahat ng bagay na ito, walang iba, kundi ang aming Panginoong Diyos sa cross. Yung kamatayan mo sa cross ang nagsilbing kaligtasan namin at matatabo namin ito kapag naghanda kami. Masumpungan mong tapat kami at magnilay-nilayin namin ang relasyon ng iyong pagdating sa amin in love and in faith. In the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven, this is our prayer and message. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sinabi na kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Tinatawagan po ang mga tagalog. Ang aming pagkakaloob, Panginoon, ay simbolo ng paghahanda at ng pananampalataya po namin sa inyo. Hindi namin mapangahawakan ng mga bagay na mayroon kami ngayon sa buhay na ito. Ngunit pinangahawakan po namin ang inyong mga pangako, ang inyong mga salita sa amin. Sa paanan mo, O Diyos, ay inihahandog po namin ang mga kaloob na ito bilang pagkilala at pagpaparangal na kayo po ay Diyos na laging kasama at katuwang namin na kailanman ay hindi nagkukulang sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na nakikibahagi upang mapalagana pa ang inyong kaharian dito sa lupa. Pagpalain mo sila at gamitin mo ang mga buhay nila na maging patuloy na maging pagpapala para sa inyong iglesia at sa inyong at sa kanilang kapwa. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sweet Lord. Please I share of those whose anxious spirits burn with strong desire for whom. Ay, isang madaling manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan. Ikinagagalak po namin na purihin ka at sambahin ng buong buo ng aming puso at ng aming buhay. Dahil ikaw ang unang dumating sa buhay namin, para mabigyan mo kami ng kaligtasan dahil sa dati naming kalagayan at pagkatao. You came for us for a relationship, not for us, for you in relationship. At ito ay hindi namin kayang suklian ng anumang bagay, kundi yung kami ay maghanda sa labanan ng buhay na ito. Dahil ang katiyakan ay darating ka sa amin. Dahil sa mga nakikita namin na mga simbolo na nakatala sa Biblia, na makikita namin ang mga simbolo ng iyong pagdating sa iba't ibang aspeto ng buhay, mga labanan, mga karamdaman, mga hidwaan ng mga pamilya, mga nag-aaway-away, mga kalagayan ng aming sitwasyon sa bayan, yung mga nasirang relasyon ay simbolo ito ng iyong pagdating. Pero ang katiyakan ay darating ka nga sa amin. Hindi nga lang namin alam kung kailan ka darating, sapagkat ang paghahanda ay nagpasimula pa noong una. Pero hindi nakamtan ng mga unang mananampalataya ang katagumpayan ng kanilang pananampalataya. Namatay sila na hindi nila naranasan at nakita ang tagumpay. Dahil walang nakakaalam kung kailan ka darating. At ang maganda lamang sa amin mananampalataya na kay Kristo, nagbabala ka sa amin na kailangan kaming maghanda sa paraan ng pagiging tapat namin sa inyo. Binigyan mo kami ng lakas, ng ari-arian, ng mga trabaho, ng mga professions, ng mga masasaya at matatagumpay na hanap buhay. At dito sa mga ibinigay mo sa amin, O Diyos, dito namin pagyayamanin upang ang paghahanda namin may pakita namin sa inyo ang pagiging tapat namin. Tapat sa mga ari-arian, tapat sa pag-ibig, tapat sa kawanggawa, tapat sa pag-ibig at pagmamahal at pagpapatawad, tapat sa iglesia. Dahil kung hindi namin masusumpungan at may pakita namin ito, darating ka na hindi namin alam, hindi kami kabilang sa buhay na walang hanggan. Pero salamat, O Diyos, dahil walang katapusan ay iyong pagpapaalala sa amin, ang pagdating mo sa amin ay upang bigyan kami ng maayos at magandang relasyon kay Kristo. Dahil kung may Kristo kami, ito ang nagbibigay sa amin ng maganda at maayos na buhay. Dahil kung may Kristo kami, natututo kaming magpakumbaba, natututo kaming magbigay at magmahal, natututo kaming makinig at hindi ang aming sarili ang ipinapakinig sa iba, kundi natututo kaming makinig, natututo kaming magmahal, magpatawad, natututo kaming gumawa ng mabuti sa buhay,
natututo kaming may pananampalataya sapagkat ang pagkikipagrelasyon na pagdating mo sa amin, tinuruan mo kami na maging tapat kami sa inyo. Dahil ang sentro ng aming buhay at pananampalataya ay si Kristo na namatay sa cross. Huwag naming sayangin ang kamatayan ni Kristo sa cross. Pagyamanin namin ang kamatayan ni Kristo sa cross. Isabuhay namin si Kristo sa cross. Isabuhay namin ang kanyang sakripisyo sa cross. Sapagkat kapag taliwas naman ang buhay namin sa cross, mapapabilang kami sa mga tulisan at maging sa mga Hudyo na hanggang ngayon ay naghihintay. Nag-aaway-away sila sapagkat hindi naman sila ibisinabuhay si Kristo sa cross. Kaya sa aming pagtatapos ng aming pananambahan, salamat Panginoon sapagkat binuo namin ang sulat ni Apostol Lucas sa Kabanata 12. Isinaysay namin ang lahat ng mga naging kaganapan dito sa talatang ito at sana sa paglabas namin sa templo mo, mabuhay kami ayon sa kalooban, ayon sa pag-ibig, ayon sa pananampalataya na nais mo para sa amin. Basbasan mo ang mga anak mo na lumapit sa inyong paanan. Sila ngayon ay lumuhod, dala ang pagpuri at pagpapasalamat. Kung ano man ang kanilang kahilingan para sa kagalingan ng kanilang mga karamdaman, para sa relasyon na nawasak ay bubuin mo, para sa mga bagay na nais nilang mangyari pa sa kanilang mga buhay, ay inyo pong igawad, sapagkat ang paglapit nila ay pagpapakumbaba at paghingi ng biyaya at paghingi ng pagpapatawad sa mga kalapastanganan na nagawa nila at kaming lahat. Sila rin, O Diyos, na tumayo sa kanilang mga upuhan, kaming lahat na nandito sa loob ng inyong iglesia, nagpupuri kami, nagpapasalamat kami, sapagkat napakayaman ang karanasan namin sa linggong ito, karanasan namin at nagpapaalala ka na ikaw dapat ang sentro ng buhay namin. At kung masumpungan mo man kami na nagkukulang, kung masumpungan mo man kami na merong mga nagagawang hindi kanais-nais sa inyo, gumamit ka ng ibang mga tao, gamitin mo kami na alulod ng pagpapala sa kanila para kami ang magsabi, kapatid, Kristo ka na. Kapatid, mananampalataya ka na. Kapatid, mamutawi sa labi mo ang salita ng aming Panginoong Diyos. May your love remain for all of us. And thank you so much for your relationship. Thank you so much the blessing that you have been given for all of us. The life of your Son at the cross. And today as we close this prayer of thanksgiving, prayer of recognizing your love for all of us, humihingi kami sa inyo ng tawad. Patawarin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng pagkakataon na muli naming isabuhay at makita sa buhay namin na pinakamahalaga pala sa buhay namin ngayon, hindi ang mga kayamanan, kundi yung mayabong, kundi yung isang mausbong na relasyon kay Kristo. Si Kristo na umibig sa amin, kami naman na umibig si Kristo. Si Kristo na umibig sa kapwa, kami naman ay umibig sa kapwa. Si Kristo sa cross na nagpatawad sa mga taong gumawa sa kanya ng kalapastanganan, kami naman ay magpatawad sa kapwa upang sama-sama kami ng kabuuan ng mga talatang ito ng Lucas 12 ay makikita namin ang buod dito para sa aming mga buhay. Grace this day as the best day for all of us. In the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven, this is our prayer. Amen and amen. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wing shall my petition bear to him. Faithfulness engaged the waiting soul to bless. Since he bid thee seek his face, believe his word and trust his grace, I'll cause on him my every care and faith for thee, sweet hour of prayer.
Mga kapatid kay Kristo, pansamantalang tinapos natin ang ating pananambahan, go outside, go to your journey, lalabas kayo sa templo ng ating Panginoon Diyos, and please bear in mind, prepare yourselves, be faithful, and the Lord Jesus Christ is in relationship for all of you. And therefore, as we go out to this temple, dear Lord in heaven, pour your blessing be upon them, a blessing of your love, a blessing of your wisdom, a blessing of peaceful life, and a blessing of the greatest. And this is the relationship that we have been given to the people around us. In the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven, amen and amen. Amen.